Good morning, empowered consumerism family, to our beloved leaders, distributors, mentors, coaches, and advisors. My name is Arnel, your Vice President for Training and Network Development. Welcome to Easy Talks, Empowered Consumerism Talks or Easy Talks. Ano ba yung Easy Talks? Ang Easy Talks po, ito po ay isang paraan namin para tuloy-tuloy ang aming communication sa ating mga leaders and distributors. Right now po, because of this crisis, pinagbabawal na po yung ang mass gathering or crowd gathering. Hindi na po pwede magpunta ang ating mga leaders and distributors sa mga branches, sa mga BCOs at sa ating head office. Kaya po napag-isipan ng ating top management ni Dr. Connie Cabantog, ni Sir John Asprin, at ni Doc Ed Cabantog na gumawa tayo ng paraan para tuloy-tuloy ang communication natin sa ating mga leaders and distributors. This is also one way to show to our leaders that the company is doing its best para magpagbigay pa rin ng tuloy-tuloy at magandang serbisyo sa ating mga leaders and distributors. At ang good news po, ang mga board of directors, vice president at ang mga training specialists, magkakaroon po kami ng mga regular trainings tulad na ginagawa namin ngayon, mga videos, doon po pag-uusapan yung mga updates, mga announcements, mga tips, mga trainings na kahit kayo po ay nasa bahay ngayon, kumikita pa rin kayo. Hindi tayo masyado maaapektuhan na nangyayaring crisis ngayon. Because yung ating negosyo po, empowered consumerism, pwede mong gawin ito kahit kayo po ay nasa bahay lang nyo o sa mga tahanan ninyo. And why Easy Talks? As we all know, right now po, because of this situation, what we're having right now in our country, ito po ay hindi lang nangyayari sa buong Pilipinas, ito po ay nangyayari ngayon, ito po ay crisis din sa buong mundo. At kung pagbubukas kayo ng radyo, TV, Facebook, or newspaper, every time na nakita nyo puro negative, na minsan ay nakaka-apekto na sa atin. So ang purpose po ng ating Easy Talks is to remind our leaders and distributors na sa buhay ng tao, may mga bagay na nangyayari di mo kayang kontrolin. Ang kaya mo lang kontrolin ay iyong sarili. Ang kaya mo lang kontrolin is paano kayo mag-react sa ganung sitwasyon. Uulitin ko ha, may mga nangyayari po sa buhay natin, sa ating paligid, na hindi nyo kayang kontrolin. Ang kaya mo lang kontrolin is paano kayo mag-react sa ganung sitwasyon. So ang good news po sa ating ginagawa ngayon, sa ating Easy, sa Easy Talks, tuturuan namin kayo paano maging positibo. Because our thoughts lead to feelings, feelings lead to action, and your action can create either negative or positive result. So if you want to create positive result, kailangan magmula pa lang paano mag-isip, paano magsalita, at paano kumilos, kailangan positibo kayo. So every time na kayo makakapanood ng videos sa ating Facebook page regarding sa ating Easy Talks, at kayo magugulat kasi po iba-iba yung topic na pag-uusapan. Yung topic na alam namin na makakatulong sa inyo, hindi lang bilang mga distributors o mga leaders, kundi isang bilang tao. Anong dapat yung gagawin? Simple lang po. Just do our part. Do our part as a citizen of this country. Just cooperate, listen, and follow. Sundin lang po natin ang sinasabi ng ating gobyerno. The government is doing its best para po sa proteksyon ng ating mga mamamayan. So dapat lang po makapag-cooperate tayo. Huwag na tayong maging pasaway pa. So lahat po yan ay mag-uumpisa sa atin. Kapag kayo po ay maayos, stay home. Again, I'll say it again. Stay home, be healthy, and always pray. Stay home, be healthy. Kasi po, pag healthy ka, pag positibo ka, ituturo mo yan sa buong parte ng iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong mga magulang, na kailangan maging positibo at maging healthy tayo. So when we talk about health, napakaswerte natin because we have very, very effective products. Use our products. Tapos kumain ka ng tamang pagkain, tamang produkto, tamang supplement natin. Ehersisyo. Kailangan natin mag-exercise at kailangan din po paano tayo mag-isip. I'll say it again, kailangan laging positibo tayo. Malinaw po ba yun? Meron tayong kasabihan. In every adversity, there's always an opportunity. So kung sa ibang tao po, ang nangyayari ngayon ay negative, pwede mong isipin,
because of this channel, because of these easy talks, pwede mong opportunity pa rin yan. Paano nasabi opportunity? This is the best time na makakapag-spend kayo ng mahabang oras sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Spend ka ng time sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, o sa anak mo. Ito ay the best time na magmuni-muni ka. Ano man dapat magawing adjustment? Huwag niyo sayangin po ang opportunity na to. Instead na puro negative ang makita mo, manood ka lang Easy Talks para maging positibo kayo. Again, be positive and never, never forget to pray. Abangan ninyo ang mga sunod na videos namin, tips, announcements, trainings, motivation, paano lumago lalo ang inyong negosyo sa Empowered Consumerism. Nasa bahay ka na pero kumikita ka pa. Again, God bless everyone. See you next time sa ating Easy Talks. Power!